Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ayan, sa video ito, mga shooters, ito yung unang araw ng training na ginawa ng ating Gilas Pilipinas pagdating nga dyan sa Estonia. Ito yung nilabas ni Coach Shotre sa kanyang IG, no, mga shooters. Ito nga, ginagawang training ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago natin pag-usapan ito, mga shooters, yung pahayag na binigay ni Coach Shotreyes at pahayag at pananaw ni Coach Team Code, baka napadaan lang po kayo sa aking YouTube channel. Please hit like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga video. And mga shooters, no, eto nga ang ating Gilas Pilipinas ay tumungo na nga dyan sa Lithuania, sa Estonia, para sa kanilang mga pocket tournament training na gagawin at mga tune-up game na gagawin nga dyan sa Europa. Wala nang sinayang na sandali yung ating Gilas Pilipinas. Mula sa mahabang flight, mula sa Pilipinas, papunta ng Istanbul, Turkey, Turkey to Estonia, etong ating Gilas Pilipinas ay ilang oras lang nagpahinga, no, ng kanilang mga jet lag, saka sumabak sa malupit na training. Makikita natin, mga shooters, no, yung drills na ginagawa ng ating Gilas Pilipinas para sa kanilang paghahanda sa kanilang mga tune-up game dito nga sa Estonia, at mga pocket tournament na gaganapin pa rin dito sa Asia, mga kalaban nila dyan ng China, no? Ang mga shooters, eto nga pahayag ni Coach Shot Reyes at pahayag ni Coach Timko. Nuunahin ko yung pahayag ni Coach Timko na sinasabi nga ni Coach Timko dito. Etong paghahanda ng Italy sa kasalukuyan bilang isang kupunan na. Isang kupunan na nga kasi yung Italy, mga shooters. Kung matatandaan natin, etong Italy, mga shooters, kasama natin ito sa group stage natin dito sa nalalapit na FIBA World Cup, kung saan kasama nga natin ang Italy, Dominican Republic, at ang Angola. Sa ngayon, mga ka-shooters, sa apat na kupunan dito sa group A, ito ang Philippines, Italy, Angola, at ang Dominican Republic. Dalawa dyan, mga ka-shooters, dalawang team dyan, dalawang bansa dyan ang mayroon ng kasalukuyang kupunan. Nabuo na, no? Ito ang Italy at ang Dominican Republic. Pero itong Angola ay nasa selection process pa rin, katulad ng ating Gilas Pilipinas. No, kasalukuyan, mga shooters, nung ginagawa ng Gilas Pilipinas dyan, ha, wala pa pong maliwanag na team itong ating Gilas Pilipinas. Bakit po walang maliwanag na team itong Gilas Pilipinas? Kasalukuyan pa rin pong namimili, no, yung ating mga coaches, kung sino nga ba yung 12 dyan. Dahil hindi nga makumpleto itong ating kupunan, mga shooters, no, itong Gilas Pilipinas. Dahil kung matatandaan natin, 21 yan, naging 20, pero eto nakikita natin dito sa video ngayon, mga shooters, 12 player pa lang yung naandyan na nagtitraining. Wala pa dyan yung dalawa nating naturalized player, si Justin Brownlee at saka itong si Angelo Kwame. Dahil ang pagsunod ni Angelo Kwame ay this coming week pa, mga shooters, no, wala pa siya ngayon dyan sa Estonia. Eto namang si Justin Brownlee, sa dalawang training ng Gilas Pilipinas na ginawa dito sa Estonia, hindi pa rin nakasabay si Justin Brownlee dahil kasusunod pa lang ni Justin Brownlee from Philippines to Estonia. So ngayon, mga shooters, yung 12 player dyan, syempre, may mga tatanggalin dyan at may stay pa dyan, mga shooters. No, kung sino-sino yan, hindi pa natin ngayon maalalaman at hindi pa natin madedetermine. Pero ito nga yung pahayag na binigay ni Coach Team Cone para nga dito sa ating Gilas Pilipinas. No, kailangang sabayan ng ating Gilas Pilipinas itong paghahandang ginagawa ng Italy, even itong Dominican Republic. Pero mga shooters, ang tumawag talaga sa aking atensyon dito, eto ang ginagawang paghahanda ng napakalakas ng Italy. Dahil isa na nga silang kupunan, na 15 man na yung kanilang nagtitraining ngayon. No, kumbaga, masasabi natin yung kanilang 12 man na parang ready na andyan. Ano? May tatlong reserve lang silang matitira etong bansa ng Italy. Sa kasalukuyan, mga shooters, ay naghahanda ang Italy, no, na makakalaban yung mga tatlong mabibigat, no, pitong bansa yan yung makakalaban nila para sa kanilang mga tune-up game at mga pocket tournament na sasalihan din dyan sa Europa. Makakalaban nga ng Italy, mga shooters, sa kanilang tune-up game etong Greece, Italy, at ang Serbia, no? Kumbaga, mga shooters, yung tatlong kupunan na yan, Greece, Spain, Serbia, ay napakalalakas niyan, mga shooters. Kumbaga, champion contender itong mga makakalaban ng Italy sa kanila mga tune-up game, sa mga practice na gagawin nila. Samantalang itong ating Gilas Pilipinas ay bago pa lang bumubuo ng kupunan. Sabi nga ni Coach Shot Reyes, mga shooters, nasa learning at selection process pa rin itong ating Gilas Pilipinas. Samantalang yung dalawang kupunan na makakalaban natin doon sa group stage natin para sa nalalapit na FIBA World Cup ay halos nabubuo na. Maliban nga dito sa Angola, nakasalukuyang selection process pa rin. Pero ang kagandahan dito, mga shooters, etong 14 na player na naandyan,
na masasabak diyan sa mga packet tournament diyan sa Estonia, sa Lithuania. So kumbaga ito mga shooters, no, magkakaroon na sila ng chemistry pagdating diyan. Ang mabigat dito mga shooters, no. Pagdating ng FIBA World Cup, eh sino-sino nga ba 'yung mabubuo? So kumbaga mga shooters, may mababawas pa rito sa 14 na 'to May mababawas dito at may idadagdag dahil wala pa nga diyan etong si Jordan Clarkson at wala pa rin si Kai Soto. No, nakasalukuyan eh maglalaro para sa Orlando Magic diyan sa NBA Summer League. So mga shooters, eto na nga rin yung pahayag ni Coach Shot Reyes. Sinabi nga ni Coach Shot Reyes dito na mahihirapan ang Gilas Pilipinas dito sa kanilang mga pocket tournament. So, sabi nga niya, hindi naman natin kailangan manalo dito. Kumbaga, eto ay learning process at selection process pa rin ang ginagawa ng ating Gilas Pilipinas. So kumbaga, parang sinasabi ni Coach Shot Reyes dito, hindi naman natin kailangan manalo dito, no, sa mga pocket tournament, sa mga tune-up game na gagawin natin dito. So ang mahalaga rito ay magkaroon ng experience etong ating mga player na makalaban etong mga kupunan na to. Pero para sa akin mga shooters, no, kung sasali ka lang din naman sa mga pocket tournament na mga tune-up game na yan, dapat pilitin mo nang manalo at pilitin mo yung isang kupunan, yung kupunan mo, no, na isasabak mo diyan talagang matikas para naman sa paghahanda mo na rin yan, no, diyan sa nalalapit na FIBA World Cup. Katulad nga nung Italy mga shooters, sa kanilang paghahandang ginagawa talaga namang matikas na yung kanilang mabubuong kuponan dito dahil napakatitikas nga ng mga makakalaban nila eh. No? Pero itong ating Gilas Pilipinas naman mga shooters, masasabi ko rin namang matitikas na kuponan ng mga makakalaban yan. Siyempre dyan sa Europa yan mga shooters. Dahil alam natin itong Estonia at Lithuania malakas din namang kuponan. Itong mapapalaban ng ating Gilas Pilipinas. Samantala mga shooters, no, napakaganda rin naman ang binigay na pahayag nito ni Dwight Ramos na kailangan nila tong paghahanda na to na ginagawa nila dyan sa Europa. Dahil isa ito sa mga magdedetermine sa kanila kung gaano na nga ba sila katibay na isang kupunan. Pero ang isang magandang pananaw na pinahayag nga netong si Dwight Ramos. So mga naandyan mga shooters ha, yung sina Renza Bando, John Paul Eram, Junmar Pajardo, Chris Newsom, etong si Justin Brownlee mga shooters, wala pa. At hindi pa nga nakakasabay ng ating Gilas Pilipinas etong ating naturalized players. Even si Angelo Kwame ay wala pa. So yung 12 dyan mga shooters, yung nauna. At itong si Justin Brownlee na baka naandyan na ngayon, makakasabay na ngayong araw ng ating Gilas Pilipinas para sa paghahanda dito sa nalalapit na FIBA World Cup at dyan sa mga tune-up game na gagawin nila. Ay maraming pong salamat. Yan lang yung ating update dito sa ating bagong Gilas Pilipinas. Kaya kung bago ka lang at napadaan ka lang, please hit like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat. Ingat and God bless. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.